Okay guys, nagbabalik tayo dito sa ating channel. Okay. Guys, ito para sa latest update natin dito kay Infinix. Ito guys, pag-usapan natin yung kanilang mga top of the line o yung kanilang mga best seller ngayon. Bagong release din guys, ito. Ito guys, umpisahan natin dito sa Note 40. Note 40 Pro. Yan guys, ito for Note 40 Pro guys, ito yung minamodel po ng ating kilalang vlogger na si Ivana. So siya yung ambassador guys, ito. Note 40 Pro Plus and 5G and Note 40 Pro. Guys, ito para sa latest update natin dito. Ano bang maganda dito guys? Kaya ano? Bakit ito ay nagiging trending ngayon? Yan. Hindi lang trending guys, pati sa bentahan. Guys, ito yan. Hawak natin yung actual unit. At yung demo phone ng Note 40 Pro. Guys, ito maganda dito. Meron siyang magpad. So, yan. Kung makakabili din kayo ng accessories ni Infinix na yan yung power bank na pwedeng ikapit din dito. So magcha-charge po to wirelessly. So yan, wirelessly guys. Tapos yung kanilang itong may pakita natin sa inyo, ito naman yung ito nakasaksak din to eh. So isasaksak din po natin to, nakasaksak to sa wire do sa ginagamit yung charger. Yan, 70 watts pwede pong gamitin. Pero ito magbabato po to ng 15 watts to 20. Yan, so dito sa likod magcha-charge yan. So yan ang maganda dito. Ayan guys, ito para sa kanyang display. Ito ay naka AMOLED display na rin. Ayan, dito kay Note 40 Pro. Then maganda dito, ayan, kung mahilig ka sa camera guys, dito meron itong 108 megapixel para sa kanyang main camera. So guys, naka 108 megapixel po yan, napakalinaw. At kung kayo mahilig sa video guys, tama-tama sa iyo to. Kasi ito guys ay may smooth video. Ayan o, napaka-smooth po ng video nito. Ito ay naka... Meron po siyang resolution na 1080 at 60 frames per second. So, naka 60 FPS po yan. O, yun o. Check po natin. Ayan o. Nakaset na po yan dun sa kanyang 60 frame. Ayan o. 1080 at 60 frame. So, kaya smooth po yung back niyan. Back camera. Tapos yung front camera, kung gusto din po natin gamitin pang vlog, yung dito kay Note 40 ay pwedeng-pwede rin kasi ito po yung napaka-smooth din. Ayan. Kahit pagalaw-galawin natin yan, talagang... Diba? So, yan maganda dito, guys. Kaya, Note 40 Pro. Tapos, yung kanyang Note 40 Pro Plus, guys, ito. Same lang naman po sila ng design. Ito naman yun, guys. Siyempre, guys, ang difference nito, mas maganda dito, ito yung naka 5G. So, guys, para sa presyo ng dalawa, ito. Dito kay Note 40 Pro, price po natin dito, 10,999. Ayan, ito po yung naka MediaTek Helio G99, naka 70 watts fast charging. Syempre guys, meron din siyang ganito, ayan. Meron din siyang leather case na magnetic para dito sa kanyang wireless charger. Naka 70 watts. Syempre guys, kung 5G, ganito rin naman po yung design niyan. So sa color, available din naman po. May mga black yan, green, and gold. Ito pong hawak natin is gold. Tapos guys, ito para naman dito sa 5G, Hot 40 5G, syempre 40 Pro Plus. Huwag po tayo malilito guys sa 40 Pro Plus mo ang 5G. Ito ay naka 24 gig maximum RAM, 256 po internal storage. At syempre guys, para sa kanyang chipset, ito ay naka Dimensity. So 7020, so gaming chipset po yan. Ayan guys, yan po yung reason kung bakit trending yung kanilang Note 40 Pro at yung Pro Plus 5G. Then guys, pakita ko naman sa inyo yung kanilang Zero. So guys, ito tamang-tama to sa mga naghahanap diyan ng may malinaw na front vlogging camera. Guys, tamang-tama sa inyo to. Kasi dito kay Zero 30 at yung kanyang Zero 35G. Yan. Unahin po natin ang presyo guys nito. Para dito kay 4G, ito ay naka 16GB RAM, 256. Ito sa camera guys, ito meron siyang resolution na 2K resolution at 30 frames per second. Tapos yung kanyang front vlogging is 50 megapixel din. At dito naman sa 5G guys, ito meron siyang maximum RAM na 21 gig RAM plus 9. Kaya naging maximum 21 po yan. At dito po guys ay naka 4K resolution po yan, 60 frames per second. At meron din siyang 50 megapixel front vlogging camera. So tama-tama guys, ito sa mga naghahalap ng budget na pang vlog. So no need na tayo maghanap ng mga mamahalin. Kasi dito kay Infinix, meron silang 035G at yung 4G. Yan. Guys, ito para sa price natin. Dito po sa
Sa 4G ay 9,899. At kung gusto naman natin ng 5G, syempre, ito po yung actual unit dyan. Singit natin. Ito, dito guys ay 14,899. Ito guys, pakita ko sa inyo yung camera nito ha. Meron po siyang 50 megapixel front vlogging camera. At pati po sa ano, sa main camera, napakalinaw din. Kung mapansin nyo guys dito, okay yan, no? Sobrang nipis. Napakanipis po nito. Yan. Bali, ang price po nito guys ay isang 9,999 4G. At ang 5G po nito ay 14,999. So guys, kita nyo naman. Full screen. Napakalinaw ng screen. And punta tayo sa front. Ang maganda dito guys, ito, naka 0.6 po yan, ha. Naka ultra wide angle po yan. O, yan, o. Sa front naman, check natin. So yan, napaka-smooth din ito guys. Check natin yung kanyang video. So sa video guys, ayan, nakaset na. Kahit magmamadali tayo, isang kamay lang gamit natin, eh maganda kang danging galaw doon. Napaka-smooth. Yan. Tapos guys, ang maganda dito, yung kanyang 4K, eh pwede po sa 60 frame, eh, no? Yung 4K resolution, kita ba natin? Nakita. Ganda nito, ah. Naka 4K resolution. Guys, wala kayong makikita ng mga ganito, ah. Ayan, oh. Naka 60 frame, tapos naka 4K. Front po yan, ah. Maghanap po kayo, guys. So, ayan, challenge ko po sa inyo. Maghanap po tayo na naka 4K, tapos naka 60 frame. Kahit anong brand. Tapos, guys, ito. Tapos, i-check po natin yung kanilang mga presyuhan. O, check naman natin yung kanilang, ano, yung back. Yan. Check po natin yung video, yung resolution din. Siyempre guys, lagi natin titingnan yung resolution. Yan, medyo na ano tayo, nahihirapan tayo. Ayun, doon sa back guys, ito. Itong kanyang back, naka 30 frame. So naka 30 frame yan. So tama ba, naka 30 frame. Yan. Yan, pero maganda dito guys, naka, sa front nya yung 4K, naka ano ah. Kaya pala ito yung front vlogging camera kasi yung 4K resolution makikita natin sa front. Na usually nakikita lang natin yan sa mga rear camera. Pero dito sa kay 0, 5G makikita nyo sa front. So diba may malinaw tayong front na pang vlog. So, ayan guys, para sa latest update natin sa presyo nito, 14,999 at 9,999 po para sa kanyang 4G. Tapos guys, ito, kung gusto naman natin ng ano, ito kasi parehong curve. Kung naghahanap naman tayo ng flat, ito po yung bagong labas din po ni Infinix. Itong kanilang Note 40 Pro. Guys, ito, ang design naman nito is flat. Kung mapansin nyo, pag sinabing mga Note yan, sa mga Note din, yung mga flat, tapos yun. Ito guys, maganda dito, very affordable to kasi ito yung kanyang 16GB 256. Ito guys ay 9,499. Naka 45 watts all-around fast charger na din. Tapos dito sa kanyang bagong labas guys, ito sa mga nagtatanong ng 5G, Note 40 5G guys. Ano tayo malilito, ah. Ito ay merong 24GB maximum RAM. Tapos 512 na po ang kanyang internal storage. Sobrang laki po. And then sa kanyang chipset, naka Dimensity 7020 5G chipset. Tapos sa kanyang main camera guys, naka 108 megapixel po to, parehas. Yan, check po natin ha. Ayan. Guys, ito para sa kanyang wireless. Ito yung naka 15 watts wireless mag charge. Then 108 megapixel sound by JBL. At kung mapansin nyo po guys, ito wala lang tayong mapakita. Ipa-flash na lang natin sa screen. Subukan natin makakuha ng video. Then bezel-less po yan, 120 hertz. At parehas po nung kanila nung sa mga sa Note 40 Plus na Pro, meron siyang active halo din sa likod. So wherein kung saan na, malalaman natin dito, pwede tayong mag-set ng mga colors para sa mga notification and siyempre sa charging. Ayan, dito naman guys kay Note 40 ay naka ano to, ah, 20 watts naman yung wireless mag-charge niya. Sa 40, dito sa 5G, 15 watts po. Ayan. Guys, nakasulat po yan. Huwag po kayo malilito. 15 watts at 20 watts. So, tapos, bilhin rin tayo guys ng ano, accessories ni Infinix. Yung kanilang wireless na magnetic ano, power bank. O, ayan guys, ang ating latest update dito. Ulitin po natin ang price. Ito po ay
9,499 sa 4G. At yung 5G po ay 12,999. Naka 512 na po tayo ng internal storage. At yan guys, ang ating latest update dito sa mga kumbaga top of the line na masasabi o yung mga best seller po ni Infinix. Note 40 Pro, Pro Plus 5G, 030 4G at yung 030 5G. At yung huling lumabas, Note 40 at Note 40 5G.